Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, at ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa 68th gabi ng San Telmo Society Radio at sa ating month-long celebration ng ating 3rd anniversary. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode nito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang unang beses mong makinig sa ating podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode pero hindi pa naka-follow, ay hinihiling ko na sana i-follow mo na ang Philippine Camper Stories Podcast sa Spotify. At kung magustuhan mo ang episode na ito, pati na rin ang buong show, bigyan mo na ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Camper Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig sa ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming support ang makukuha natin para mas magtagal pa ang podcast. And if you feel like I'm doing a good job with these stories, you can always show support by going to our show notes for GCash and PayPal accounts. Baka naman. Ang San Telmo Society Radio ay ang listener story segment ng Philippine Camper Stories kung saan pinapakinggan natin ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa mga tagapakinig. Ang una nating kwento ay mula sa nagbabalik na storyteller na si Patay na Naman, or PNN for short. Una natin siyang nakasama noong November 2022 tungkol sa story niya nung nawala siya sa office ng mommy niya at parang napunta siya sa ibang lugar. Ano kaya ang next kwento ni PNN? Pakinggan natin ang kwento niya. Magandang gabi, Camp Master. Ako po ito ulit, si Patay na Naman. Taong 2016 nung namatay ang aking lola sa sakit na cancer. Isa ako sa mga nagbabantay sa kanya sa ospital nung nilalabanan niya pa lang ang sakit na ito. Ngunit ilang araw lang ay tuluyan na rin siyang nawala sa amin. Mga ilang buwan matapos maiburol si Lola, ay nagpasama ang tita ko sa bago niyang bahay. Hindi pa na ipa-bless ng tita ko yung bahay niya kaya medyo takot siya mag-isa. Ang tita kong yun ay isa sa mga paboritong anak ng Lola ko. Paboritong pagalitan. Noong gabing yun, sa babang guest room ako matutulog habang si tita naman ay nasa kwarto niya sa itaas. Naghahanda na ako upang matulog. Pinatay ko na yung ilaw tapos binuksan ko na yung aircon kasi mainit. May kumalabog sa labas. Malamang pusa lang kaya hindi ko na-chinek. Bumaba si tita. Nabulabog siguro dun sa kumalabog kaya nakitulog na lang siya sa guest room sa baba. At humiga na rin kami para makatulog. Nakatulog na si tita habang ako ay nag-aabang dalawin ng antok. Nakatulala lang ako sa numero sa aircon kasi yun lang ang nakikita ko dahil pinatay ko na ang ilaw. Biglang unti-unting bumukas ang sliding door ng guest room namin. Ramdam ko na may pumapasok sa kwarto. Ramdam ko ang kanyang dahang-dahang paglutang. Ramdam ko ang payat niyang pangangatawan. Pati ang puti niyang buhok. Ramdam ko ang kanyang presensya. Hindi ko siya kita kasi hindi ko siya tiningtingnan. Ayaw ko siyang tingnan. Umuuga yung kama at umuungol si tita dahil binubulabog siya ng kung ano man ang pumasok sa guest room namin. Habang ako, nakatulala pa rin sa numero na nasa aircon kahit unti-unti kong nakikita ang pamilyar niyang puting buhok. Akala ko ay magpapakita siya ng tuluyan ngunit bigla na lang siyang naglaho. Sumagi na lang sa isip ko na
Si Lola yun ha. Grabe, bitin no. Bitin yung kwento mo, PNN. So, si Lola nga ba ang dumalaw sa inyo? At bakit ganun naman sila magparamdam? Bakit laging gabi? Tapos may palutang-lutang effect? Pinagtatawanan ko na lang yung kwento mo. Pero kung ako yung nandun, malamang nagsisisigaw na ako sa takot kahit na Lola ko pa yun. Salamat sa iyo, PNN, sa kwentong ito. Ang susunod na kwento ay galing naman kay Butch. At sa kanyang kwento, tungkol sa school nila one night na naisipan niyang mag-research sa building nila. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello, ako po si Butch. Bago lang po ako sa podcast niyo. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko ng pagpaparamdam. Ito po ay nangyari noong high school pa po ako sa school namin. Malayo po ang lugar namin sa sentro kaya kung merong assignment na need i-research ay sa school na lang ako pumupunta. Mabait ang guard namin. Ang tawag namin sa kanya ay Lolo Guard kasi matanda na siya at hinahayaan niya lang ako mag-research sa school at broadband pa yung gamit ko nun. Ang school namin ay nasa taas ng bukid at yung room namin ay nasa dulo ng school. Yung room ko ay sa second floor at sa likod ng room namin ay kakahuyan na. Mga bandang alas 7 na ng gabing yun ay pumunta ako sa school para mag-research. Nagpaalam ako kay Lolo Guard na magre-research lang ako dun sa room namin. Lo, magre-research muna ako sa room namin ha. Uwi na lang ako pagkatapos. Sabi ko. Pumayag naman si Lolo pero sabi niya, huwag kang magpapaabot ng alas 8 ha. At ngumiti lang siya sa akin. Alam ko na merong nagpaparamdam sa school namin pero hindi ako naniniwala at natatakot kasi hindi ko pa naman na-experience. Sabi ko na lang sa sarili ko, hindi naman yan sila nananakit kaya okay lang yan. So pumunta na ako sa room namin sa second floor at sakto may armchair sa labas ng room. Yun yung ginamit ko para upuan. Maganda ang tanawin sa room namin dahil makikita mo ang mga ilaw sa malayo. Habang patapos na ako mag-research noon ay may nadinig ako na may naglalakad sa first floor. Inisip ko na lang na baka si Lolo Guard yun kasi nagsisimula na siyang lumiba sa school. Pag-check ko sa orasan ng laptop ay alas 8 na pala. Sabi ko sa sarili ko kailangan ko nang tapusin para makauwi na ako. Naalala ko yung sabi ni Lolo Guard na huwag daw ako magpapaabot ng alas 8. Hindi ko na lang pinansin yung naglalakad sa first floor. Nagpatuloy na rin ako sa pag-research para matapos na ako. Maya-maya pa, meron na naman akong narinig na naglalakad sa first floor. At inisip ko na wala namang umaakyat sa building kasi kung meron man, makikita ko kung may papunta sa building kasi nasa balcony ako at nagre-research. So nag-start na akong kabahan nun, pero nagpatuloy pa rin ako. Pagkatapos nun, ay may narinig akong ingay sa loob ng room. Yung tunog ng upuan na walang goma yung paa, yung baka lang. Siyempre yung tunog nun ay sobrang sakit sa tenga. Pero nung time na yun, ay hindi masyadong maingay. Noong una akala ko may pusa lang na pumasok sa room kasi may butas yung bintana ng room at sakto yung ulo mo pag ipapasok mo. Sa pangalawang beses na tumunog naman yung upuan, ay chinek ko na if pusa ba talaga. Pinasok ko yung phone dun sa butas at inon ko yung flashlight ng phone at chinek ko yung buong paligid ng room. Wala naman akong nakitang pusa. At oo, wala na sa tamang posisyon ng mga upuan. Doon ko sinabi sa sarili ko na wala naman pusa ah. Sabay balik sa ginagawa ko. Pagkasunod noon ay ibang tunog na yung nadinig ko sa room. Feeling ko yung lamesa na ang teacher yung gumalaw. Hindi ko pinansin yun at nagpatuloy pa rin ako sa aking ginagawa. Pero sa loob ko, takot na ako sa mga nangyayari. Pilit ko pa rin tinapos yung research ko. Hanggang sa nakarinig din naman ako ng naglalakad sa first floor at parang paakyat na doon sa second floor kung nasaan ako. Hindi ako makagalaw nung nakatingin lang ako sa dulong room kung saan makikita mo kung sino yung aakyat. Pero lumipas ang ilang minuto ay wala pa rin umaakyat sa second floor. Dali-dali ko nang tinapos yung ginagawa ko at sinabi ko sa sarili ko na pag meron pa akong marinig na isa pang tunog ay aalis na talaga ako.
di ko na to tatapusin. Pagkatapos doon, ilang segundo lang natumba yung basurahan sa kabilang room. Lahat ng siguro ng balahibo sa katawan ko ay nagsitaasan. At dali-dali na akong bumaba. Pinaandar ko yung motor ko at umalis na. Nung nakaabot ako kay Lolo Guard, tinanong ko siya kung nagsimula na ba siyang lumibot sa school. Sabi niya lang, sabi ko sa'yo huwag kang papaabot ng alas 8 eh. Ayan tuloy. Alas 10 na ako nagsisimulang umikot kasi maraming nagpaparamdam tuwing alas 8. Si Lolo Guard lang ang tanging nagtagal na guard sa school namin dahil yung iba ay hindi na kinakaya ang mga naranasan nila. Kwento pa nga na may guard daw na binato ng sampalok nang mapadaan siya sa isang room at pagdingon niya, may mga bata sa loob ng room na nagtatawanan. Yun daw yung rason kung bakit nag-resign yung guard. Yan lang po. Maraming salamat at Godspeed. Hello Butch, salamat sa kwento mo. Imagine kung ilan ang mga kwentong na itatago ng mga night shift na security personnel, no? Sa haba ng gabi, ano-ano kaya mga nararanasan nila? At saka bakit ang kulit-kulit nyo pag ganyan? Nung binabasa ko to, natatawa ko kasi bakit? Bakit ayaw mo pang umuwi, Butch? Hey, paranormal or not, sana ay mag-ingat kayo lagi, lalo na kapag pupunta sa mga lugar kung saan mag-isa ka lang ng ilang oras. Always be alert at lagi kayong mag-iingat. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento ang ating maririnig. That and more, coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay galing kay El Machete na pinamagatan niyang Haunted Ship. Hello Camp Master, tawagin niyo na lang po akong El Machete. Ako po ay isang seaman sa International Voyage. Pero pag nasa Pinas ako ay nagtuturo ako bilang isang training officer sa mga maritime students na nais mag-OJT for 7 days sa Inter-Island. Hindi ko na sasabihin yung name ng barko pero kung madalas kang bumabiyahe, alam mo ang nag-iisang passenger ship na ganito ang route, biyahe ng Manila, Cebu, and CDO. Sa tagal ko nang nagtuturo sa barko na yon, maraming insidente na ang nangyari doon tulad ng namatay na crew, na naipit ng truck, anak ng crew na nabagsakan ng mga pipes at yung iba inatake sa puso. Yung iba naman nag-overboard o yung nagsasuicide sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. At dito rin sa barko na ito, nilagay yung mga bangkay ng mga nakuha sa insidente ng banggaan ng dalawang barko sa Cebu na ikinamatay ng maraming tao. Haba ng intro ko. Balik na tayo sa first-hand encounter ko. 2013. Nang may nag-suicide akong maritime student ng Bohol sa vicinity ng entrance ng Manila Bay. Tumalon siya sa overboard ng barko. Galing kami ng Cebu going to Manila. That was very sad dahil student ko pa and hindi namin sila mabantayan lahat dahil sa dami nila at iilan lang kaming training officer. It was very traumatic. 3 ships searched for his body at wala talagang nahanap kaya after 2 hours... ang Coast Guard na ang nag-search, wala pa rin. His body had never been found. 2017, same ship, and ang na-handle ko naman noon ay maritime students from Manila. Same voyage, Manila, Cebu, Cagayan de Oro. Nasa second day of training kami when one of my students approached me, informing me na yung classmate nila is acting strange. So pinuntuhan ko, and I check on him. He seems normal naman. Pero napansin ko na siya nung nagpa-familiarization tour na kami sa bridge, which is the control center of the ship. Parang may kausap siya at namumutla siya. Camp Master, may third eye ako eh. Kaya dapat may mararamdaman man lang akong kakaiba, pero wala naman. So kinausap ko yung student. Sabi ko, may concern ba siya? Ang reply niya ay may sumusunod daw sa kanya na kadete. Niyayaya daw siya dun sa sun deck o yung upper deck of the ship sa location kung saan tumalon yung previous cadet na sinasabi ko kanina.
Campmaster, kinabahan na ako. Mahirap na, baka ma-2-0 tayo. Kaya tinanong ko siya, may pangalan ba yung nagyayaya sa'yo sa sun deck? Sinabi niya yung name. Laking gulat ko, Campmaster. Alam niya yung complete name pati yung family name na nag-suicide 4 years ago. Campmaster, imposibleng malaman niya yun dahil ako lang, sales at teacher ng Maritime School ng Bohol ang nakakaalam ng complete name at yung mga crew ng barko eh 10 to 12 months lang ang kontrata at laging nagro-rotation yung mga crew ng barko. Kaya, Campmaster, hindi ko alam. Kinausap ko yung accompanied instructor nila at kinuwento ko yung history ng barko. At pagdating ng ika-fourth day ng training, pinababa na namin yung cadet student for his safety. Mula nung sumampay yung cadet na yun sa barko, hindi na siya naging normal. Buti na lang naagapan dahil sinusundo daw siya at niyayaya nung student na nag-suicide 4 years ago. Campmaster, ang tanong ko lang sa'yo, paano nalaman ng student ko nung 2017 na magkaiba sila ng school, Maritime School ng Bohol at Maritime School ng Manila, ang complete name? As in, nag-suicide yung student nung 2013 at in-describe niya ang itsura kung saan cabin natutulog. And it seems like kilalang kilala niya. Creepy. Sana mabasa mo to, El Machete. Hi, El Machete. This is indeed a very creepy story. Nagpa-bless na ba kayo ng ship nyo? Baka kailangan ng dati mong kadete ang tulong para makatawid sa dapat niyong puntahan. Nakakatakot naman kung may maisama pa siya mula sa mga kadete mo ngayon. Mabuti na lang nandun ka at naagapan mo yon. You're doing a great help para sa mga tao, hindi lang sa mga nandito sa atin, kundi para na rin sa mga wala na sa ating piling. Maraming salamat muli sa ating kasamang camper na si El Machete for that San Telmo Society story. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nag-share kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.